Lilinawin ko sa inyo ang isang kulay na dalawa ang kahulugan. Ang black charcoal at saka maiitim na mga bato. Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayon, mga Katrisyon Hunter. Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back po ulit sa akin channel, mga Katrisyon Hunter. Magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi naman po ng konting kalaman tungkol na naman po sa mga itinago ng mga Japanese Imperial Army dito po sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung mga naibaong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army ang atin na naman pong ibabahagi sa inyong topic. At ang ating napiling topic na naman po ay tungkol sa black na kung saan hinihalo sa bato, at yung black charcoal na ating matatagpuan po sa hukay, na kung saan po tayo ay naghuhukay. Ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Yung black na nahihalo sa bato at yung black charcoal na kung saan nakalayer sa ating treasure site na pinaghuhukayan. Yan po ang ating pinakatopic na lilinawin ngayon sa araw po na ito, mga Katreasure Hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa akin channel. At kung bago ka pa lang po sa akin channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. I got the cash in the bag, stadium pad. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium pad. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. Yamashita Treasure Hunting na naman po ang ating pag-uusapan ngayon, mga Katreasure Hunter. At ang atin pong napiling topic na naman ngayon na pag-uusapan na ibabahagi sa inyo tungkol po dito sa isang kulay na dalawa ang meaning na kung saan naguguluhan tayo. Ito po ay ang itim, o yung tinatawag na black charcoal, at saka yung mga maiitim na bato na kung saan hinihalo sa ating mga treasure site na ating matatagpuan. Kapag tayo po ay digger o naghahanap ng mga nakatagong kayamanan, ay madalas po nating makikita ang mga black na ihinalo sa mga lupa or mga bato. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang itim na kung saan hinalo sa treasure site na magkaiba ang kahulugan? Yan po ay ating lilinawin sa inyo, mga Katreasure Hunter, sapagkat marami sa atin ang naguguluhan kung alin dyan ang tama or ano talaga ang tunay na paliwanag tungkol po dito sa dalawang meaning na isa lamang ang kulay. So atin po yung lilinawin dito po sa ating pagbabahagi sa inyo, mga Katreasure Hunter. At sa lahat po pala ng mga nagpapa-shoutout, tayo po ay humihingi sa inyo ng pasensya sapagkat hindi po natin mabigyan ng oras sapagkat tayo po ay busy at lagi po tayong naalis. Hindi na natin naiisip o nabigyan ng pansin ang inyong mga requests tungkol po sa shoutouts. So dumako na po tayo sa atin pong pinaka-topic, mga Katreasure Hunter, tungkol po sa maitim. Ano nga ba ang pinagkaiba nila? So marami sa atin ang mga nagtatanong, nagre-request kung ano po ang kahulugan ng maitim na ihinalo sa mga bato at yung black charcoal na kung saan nasa ilalim. Yung maiitim na ating makikita sa layer sa ilalim na kung saan ay naka-file na mga black charcoal, ay wag nating susundin yung black charcoal. Although continue ang sinasabi sa isang meaning, pero wag nating huhukayan doon sa bagay na yun na maitim, sapagkat doon po ay wrong way o maling direksyon. At mayroon tayong makikitang ibang layer sa kabila nating hinuhukayan na yellow o yung yellow gold, yun po ang ating susundin sapagkat doon po ang positive na area na ating paghuhukayan. So wrong way po ang black charcoal, yung mga uling na nakafile sa ilalim na sobrang itim, o mga makikita natin na siguradong uling talaga na i-finile ito, yan po ay maling direksyon at nanganganib ang ating buhay sapagkat may mga poison na doon sa ilalim na delikado talaga, na
magkakasakit ang mga digir at maaaring mailagay sa panganib ang buhay ng mga treasure hunter. So ano nga ba ang pinagkaiba ng black na continue? So sa atin pong paghuhukay sa mga treasure site ay may makikita tayong mga black. Sa umpisa ay wala masyado, or sa umpisa ay mayroong nakasapin na mga charcoal. Direkta po, pag may nakasapin na charcoal ay huwag na kayong humukay doon, sapagkat wala talaga doon, wrong direction talaga yon. So yung mga black charcoal sa ilalim, yun po yung sinabi natin kanina, yun po yung pinakakahulugan na ating susundin. So yung mga maiitim naman na layer ng bato at saka lupa na ihalo minsan sa mga yellow gold na pag biniyak natin maitim yung bato, yan po ay continue digging yan sapagkat positive yan. Yung mga batong maiitim na kung saan nakafile na nakahalo sa yellow gold, or mga batik-batik na may pagka yellowish na makikita natin kulay ginto, yan po ay continue. Yung mga maiitim na kung saan nakahalo-halo, minsan kumuplad siya na yellowish na may halong gray, mag-ingat naman po kayo sapagkat yan po ay danger naman kapag may gray, yellow, yellowish gold na kung saan ay may mga poison na nakahalo sa lupa. So usually yan po ang pinagkaiba nila sa black. Yung black na continue, yun po yung hinahalo sa yellowish gold. Makikita natin naka-file yan, minsan parang mga bricks yan na yellowish yung itaas, tapos pag biniyak natin ay black yung loob, ay naka-file po yan at makapal. Yan po ay ang ibig sabihin yan ay continue. Yung mga black na katulad po yan, mga bato po yan, minsan mga clay na kung saan binuo na parang mga bar na nakasalangsang. At orange po ang karamihan yan, at kapag nakakita tayo ng mga orange na ganyan, ibig sabihin nasa tunnel tayo banda, wala doon ang sentro ng treasure. So hanapin natin yung medyo yellowish gold na may halong black. Yan po ang continue na positive. So black na charcoal at saka black na inhalo sa bato, yung black na inhalo sa bato, yun yung continue. At yung purely black talaga ay huwag kayong maghukay doon, sapagkat yun po ay edge of the tunnel. Ibig sabihin ay nasa gilid, boundary, or nasa dulo kayo ng tunnel. Yun po ang ibig sabihin nun. Yan po ay traps o patibong ng mga Japanese Imperial Army. Kasi naggawa sila ng mga ganyang bagay upang ubusin ang pera ng ating mga kababayan, ng mga treasure hunter. Talagang pinag-iisipan nila ng husto yan bago nila ginawa yan. So napakatalino po ang mga Japanese Imperial Army. So yan po yung pinagkaiba ng black charcoal na kung saan inilagay po sa mga treasure sites. So kapag nakakita tayo ng black charcoal sa itaas, directly, ulitin ko, directly na nakasapin 1 to 2 feet, malapad yan, yan po ay huwag na kayo maghukay dyan sapagkat yan po ay edge of the tunnel. Sa taas pa lamang ay may uling na. Sa ilalim, pag makakita kayo ng black charcoal tapos naka-layer, mayroong mga yellowish din na nakikita natin na naka-layer, huwag niyong sundin yung black, ang sundin niyo yung yellowish gold. Doon kayo mag-focus sa yellowish gold, huwag doon sa black. So hanggang dito na lamang po, no? Sana po ay mayroon na naman tayong napulot na aral tungkol po dito sa isang kulay na dalawa ang kahulugan. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong ka-treasure hunter, Yusuf Yamato. Oh,